Okay, so ito yung bago lang din na Xiaomi 13T na mas mura ng 11,000 pesos kumpara sa 13T Pro. Pero MediaTek Dimensity 8200 Ultra yung chipset instead of the flagship 9200 Plus. Mas mababa ng konti yung RAM at storage. Mas mabagal ng konti yung charging speed. At wala rin tayong 8K video recording. So ang tanong, mas sulit ba to kumpara sa Pro? O mas maigi kung magdadagdag na lang tayo? Yan ang titignan natin after mo mag-subscribe. Konting-konti na lang 300K na tayo at syempre, babawi kami sa inyo pag nangyari yan. Kaya kung sakaling makatulong at magustuhan mo itong video, baka pwedeng i-click mo na yung subscribe button dyan. At follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so umpisahan muna natin sa design. Parehong-pareho lang naman yung itsura nito dun sa 13T Pro. Actually, kahit yung colors na available, same na same lang din. Andyan pa rin yung IP68 na water and dust resistance na bihira sa ganitong presyo dahil mostly flagship phones lang talaga ang may ganyang ingress protection. At according to Xiaomi, aluminum din daw yung frames natin dito. Yung meadow green at black ay may glass back panel. Tapos available din dito yung alpine blue na may bio-comfort vegan leather material. Medyo maswerte tayo dahil nakabili tayo ng ilang units. Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte! Para makompare yung tatlo. So eto silang lahat. At nung una, akala ko talaga pinakamagugustuhan ko yung meadow green. Pero nung pinagtabi-tabi ko na, nangibabaw pa rin sa akin yung black dahil mas simple at mas maangas din yung dating para sa akin. So pagdating sa build at design, pasadong-pasado sa akin to. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan ay yung glossy at reflective finish ng glass versions na fingerprint magnet din. Now, pag-usapan na rin kaagad natin yung chipset. Again, instead of the flagship Dimensity 9200 Plus, ang ginamit na chipset dito ay ang MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Now, kung fan kayo ng Xiaomi or Poco, malamang alam nyo na ito yung successor ng Dimensity 8100 ng last year's Xiaomi 12T and Poco X4 GT na talaga namang may magandang reputasyon pagdating sa overall processing performance. So this one's a slightly faster version, may konting boost sa clock speed ng CPU, at overall, maganda yung nakuha kong resulta. Well, hindi umabot ng 1 million yung AnTuTu benchmark score natin tulad dun sa Pro version na may 1.4 million points, pero over 900,000 pa rin yung nakuha natin, which is still great for the price at makukonsider pa rin talagang malakas. Isa pa, 90% din yung performance stability nito dito sa Wildlife Extreme Stress Test. Hindi nalalayo sa 93% na nakuha natin sa Pro version. So ang totoo niyan, kung gagamitin natin to mostly for social media and productivity apps, malamang hindi mo na mapansin yung difference nito kumpara sa mga flagship chipsets ngayon. Dahil nga smooth at mabilis din talaga. Tapos kung gaming naman, hindi ka rin madidisappoint. Mobile Legends at Ultra-Ultra, kaya at over 100 FPS. Call of Duty, mataas din yung settings natin. Walang problema mapa BR man or MP mode. Wala rin delay sa gyroscope aiming. Tapos pagdating sa highest settings ng Genshin Impact, very playable din. Hindi lang talaga siya yung sobrang stable na 60 FPS. Pagdating sa ganitong mga demanding games, dito natin makikita yung performance gap nito kumpara sa mga flagship chipsets talaga. But still, very good experience pa rin yung makukuha natin dito. Makakapaglaro pa rin talaga tayo ng maayos. Tapos pagdating naman sa thermals, wala rin dapat ikabahala kung ang lalaroin mo lang naman ay yung mga less demanding games like ML, Wild Rift at CODM. Ngayon, kung sakaling ang laro mo mga max settings ng Genshin or other graphic intensive games, yan, posibleng mag-init to. Hindi naman sobra-sobra, pero syempre dapat hinay-hinay pa rin sa ganitong mga titles, lalo pa kung naka-mobile data ka. 5,000 mAh yung battery capacity na pangkaraniwan na sa panahon ngayon. Nag-run ako dito ng PCMark battery test at around 40% brightness, auto refresh rate, at nakakuha ako ng almost 12 hours na screen on time. Mas mababa ng isang oras kumpara sa Pro version, at yung ganitong resulta ay sakto lang. Hindi siya sobrang kunat, pero hindi rin naman madaling malobat. Tamang battery lang para maitawid tayo sa isang buong araw na gamitan. At for sure, kung hindi ka naman heavy user, naka-mobile data or naglalaro ng games magdamag, hindi lang isang araw ang itatagal sa'yo. Pagdating naman sa charging speed, dito tayo medyo bumaba. Last year kasi, yung 12T at 12T Pro ay parehong may 120 watts na charging speed. Pero this time, yung Pro version lang ang may 120 watt charging at itong non-Pro ay nasa 67 watt fast charging lang. So kung ikukumpara sa last year's Xiaomi 12T, downgrade yung charging dito sa 13T. Pero, ito yung downgrade na
honestly, sa personal na paggamit ko, or sabihin na natin sa totoong buhay, eh hindi big deal sa akin. Well, of course, nice to have yung 120-watt 19-minute charging feature ng Pro version. Actually, gustong-gusto ko yun for emergencies. Pero 67-watt fast charging is definitely not bad at all. Sa test na ginawa ko, umabot to ng 79% in just 30 minutes at na-charge from 0 to 100 in just 47. Less than an hour pa rin, so still better than the iPhones, the Samsungs, and the Pixels. Kaya kung tatanungin ako, eh hindi naman to deal breaker. Medyo nakakalungkot lang talaga na bumaba tayo from 120-watt last year. Pero nawala ang lungkot ko dahil inisponsoran tayo ng Orico. Sa mga hindi nakakaalam, isa sa mga matatag na brands pagdating sa mobile accessories ang Orico. Dati pa talaga yan sila. Chargers, cables, USB hub, docking stations, meron sila lahat yan. Actually, itong maliit na charger na to ay isang 30-watt gun charger. Sobrang portable, power efficient dahil gallium nitride ang gamit instead of silicone. Tapos meron pang dalawang ports para makapag-charge tayo ng sabay. May kasama na rin yung durable braided cable na kaya ang hanggang 100-watt charging. Tapos kung kailangan mo naman ng cable para sa mas mabilis na pag-transfer ng files, eh meron din silang cable na kaya ang hanggang 40 gigabit per second na transfer speed. Kaya kung sakaling kailangan mo ng charger, cable at iba pang mga accessories, eh check mo na kaagad kung meron ng Orico. Ilalagay ko yung links ng official stores nila dyan sa may description. Okay, so next naman natin yung display. Tulad sa Pro version, eh meron din tayo ditong 6.67-inch AMOLED panel with 1080p resolution, 144Hz refresh rate, 480Hz sampling rate, Gorilla Glass 5 protection, at ang pinakapaborito ko dito, up to 2600 nits na peak brightness. So kapag nasa arawan ka at naka-auto brightness, eh visible pa rin talaga yung display. Ito na yung pinakamataas na screen brightness na nakita ko sa isang smartphone. Pagdating sa kulay, wala rin akong marereklamo, matingkad talaga at syempre andyan din yung deep blacks natin. Yung smoothness and responsiveness, wala rin problema. Mataas yung refresh rate at sampling rate natin dito. And also manipis lang din yung bezels at maliit lang din yung punch hole. So solid yung display for gaming, social media browsing, at syempre lalong-lalo na for watching videos. Dahil meron din tayo dyang support for Widevine L1, HDR10 at Dolby Vision. So hindi ko na pahahabain, this is definitely one of the best displays na makukuha natin under 28,000 pesos. Yung speakers natin ay same lang din sa Pro. Naka dual speaker setup tayo at sinabi ko sa 13T Pro review na pwede na or sakto lang talaga yung speakers nito for the price. Pero para yon sa 38K na presyo. So since nasa 27K lang tayo dito sa non-pro, eh approve na approve sa akin yung speakers nito. Malakas din kasi talaga at may enjoy mo na rin kung gagamitin pang sound trip. Pagdating naman sa camera performance, again, same lang din yung camera nito sa Pro version. 50 megapixel IMX707 yung main with OIS. Tapos may kasamang 50 megapixel telephoto, 12 megapixel ultrawide, and 20 megapixel selfie cam. Now, kahit na same yung camera nito sa Pro version, eh take note na iba yung chipset na gamit natin dito. Kaya magkakaiba rin pagdating sa image processing. May Leica Vibrant at Leica Authentic options din tayo dito. At sa 13T Pro review, sinabi ko na mas prefer ko yung Leica Authentic. Hindi ganon yung kaso dito. Honestly, hindi ko gaanong nagustuhan yung looks ng Leica Authentic dito sa non-pro. Pansin ko kasi na parang kulang sa brightness at tingkad yung mga photos dito. Medyo sumobra ng konti sa pagka-dark at may mga pagkakataon pa na parang may green tint sa mga photos na nakuha namin. Tulad na lang sa mga shots na to. Now, ang good news naman, eh hindi ganon pagdating sa Leica Vibrant. Well, hindi siya kasing bright and vibrant ng photos sa 13T Pro, pero kung natural looks ang gusto mo sa photos, eh malamang magustuhan mo to. Kung mapapansin nyo sa timestamps, eh umaga namin kinuha itong mga photos na to, at medyo orange pa talaga yung sikat ng araw niyan. So, mas true to life yung kulay dito kumpara sa 13T Pro, na parang tanghaling tapat na kinuha yung photos. Tapos pagdating sa sharpness and details, eh pasadong-pasado rin talaga. Actually, kung i-zoom natin yung photos, eh may mga pagkakataon pa nga na mas detailed yung photos dito sa non-pro. At kahit pa sa mga HDR shots, masasabi ko na for the price, eh maganda rin yung naging pag-handle nito sa parehong highlights and shadows. Eto naman yung mga nakuha kong photo sa loob ng mall. Leica Vibrant na lang ang ipapakita ko sa inyo. At decent din yung mga kuha natin. Nighttime photos maganda rin. Low noise at sharp and detailed pa rin yung kuha.
Yung ultra-wide naman, masasabi ko na pwede na for the price. Sharp enough pa rin naman for social media postings. At di hamak na mas maganda yung ultra-wide nito kumpara sa ultra-wide cam ng Vivo V29. Very presentable din yung 2x zoom sa telephoto cam as long as meron tayong magandang lighting. Kapag medyo madilim or nag-shoot tayo indoors, medyo soft yung kuha at ganun din yung sitwasyon pagdating sa selfie camera. Dapat meron tayong proper lighting para sa mas magandang resulta. Pagdating naman sa videos, hanggang 4K 30fps lang tayo dito. Mas mababa kumpara sa 8K na kayang i-record ng 13T Pro. Pero meron pa rin namang 10-bit log video recording with LUTs para sa mga pro users natin. Yung stability ng videos maganda rin. Andyan yung sharpness and details. At pagdating sa colors, medyo nasa warmer side lang ng konti. Ito naman yung video quality gamit ang 20 megapixel selfie cam. At tulad sa 13T Pro, hanggang 1080p lang ulit yung videos natin dito. Medyo makipot din yung framing dahil naka-enable na rin kaagad yung EIS natin dito para hindi maging malog. So para sa akin, kung importante talaga sa'yo yung selfie video recording, may ibang phones pa na mas maganda dito na kayang mag-record hanggang 4K. Now, isa pang good news dito na nagiging big deal na sa panahon ngayon ay yung software updates. Good news kasi apat na major Android upgrades at 5 years of security patches ang pangako ng Xiaomi dito. At alam kong marami sa inyo ang matutuwa dyan, lalo na kung matagalan talaga yung paggamit mo sa phone. Actually, kahit nga gamitin mo ng 3 years, tapos ibenta mo or ipamana mo sa kaibigan or kamag-anak, meron pa rin silang matatanggap na software support. So, malaking plus talaga para sa akin yan at dagdag ko na nga rin pala yung 2 years na warranty ng Xiaomi dito. 1 plus 1 year yung warranty na makikita natin kapag in-order natin to sa Shopee at Lazada. Na again, hindi masyadong napapansin pero dapat pansinin at dapat talagang i-consider natin. Para naman sa ibang mga features, haptic feedback is very good for the price. Pagdating sa signal ng parehong Wi-Fi and mobile data, wala rin akong na-encounter na problema. eSIM compatible na nga rin pala, may mga nagtatanong kasi last time. So yes, pwede po ang eSIM sa parehong 13T at 13T Pro. Video call sa Messenger, klaro at malinaw yung audio. Tapos mabilis lang din yung in-display fingerprint scanner natin. Okay, so available na itong Xiaomi 13T sa parehong Shopee at Lazada. Ang presyo, 26,999 pesos at 12256 variant lang talaga ang available. So kung sakaling interesado kayo, ilalagay ko yung link ng legit at official stores nila dyan sa may description. Now, kung naka Xiaomi 12T ka na from last year, of course, hindi ko i-re-recommend na mag-upgrade ka dito. Dahil maganda pa yan at yung charging nga natin ay bumaba rin sa 67 watts. Tsaka hindi ko rin talaga nire-recommend yung yearly na upgrade since madalas, minimal lang din naman yung inaangat sa specs every year. Kahit iPhone hindi wise na mag-iPhone 15 ka kung naka-iPhone 14 ka na. Unless techie ka or may specific feature ka talagang kailangan or gustong masubukan. So, Xiaomi 12T users, hindi pa oras para mag-upgrade kayo. Now, para naman sa mga tao na hinahanap yung flagship experience sa mas mababang presyo, honestly, kung ako yung bibili, mas kukunin ko yung Pro version, Xiaomi 13T Pro, kasi yun talaga yung legit flagship experience at a lower price. I mean, for 38K, talagang kaya niyang makipagsabayan sa mga mas mahal na flagship phones sa maraming aspeto. Sa mga gamers naman na talagang performance lang ang pinakahabol sa isang phone, well, hindi rin ito yung best kasi andyan yung Poco F5 and Poco F5 Pro na may mas malakas na chipset kumpara dito. So para kanino itong Xiaomi 13T? Well, nakikita ko to para sa mga tao na gusto talaga ng Xiaomi 13T Pro pero hindi pa kaya ng budget. At para din sa mga tao na gusto ng good all-around phone under 30,000 pesos. Yung tipong hindi lang sa performance or sa isang bagay nakafocus at kinoconsider talaga yung buong package na makukuha nila. Kasi ang dami rin talagang magagandang bagay dito. Like solid performance, flagship level display, flagship level ingress protection, good speakers, battery and fast charging, malaking RAM at storage, again, 2 years na warranty, 4 Android upgrades and 5 years of security patches. Tapos maganda rin yung camera. Hindi lang talaga perpekto at hindi rin kasing ganda nung Pro. I mean, kung photos lang naman gamit yung main, ultra-wide at telephoto, talagang solid yung kuha. As long as Leica Vibrant ang gamit natin. Yung Leica Authentic, hindi ko gagamitin at kailangan pa talaga ng improvements para sa akin.
Tapos andyan din yung selfie camera na hanggang 1080p resolution lang ang kayang i-record na sa ganitong price, dapat 4K na. Of course, wala rin tayo dyang headphone jack at micro SD card slot na normal na rin naman sa mga upper mid-range and flagship phones. At present din dito yung mga minor cons na nakita ko sa Pro version. Like, hindi pa ganun kapulido yung refresh rate at medyo marami pa rin bloatwares na pwede rin naman nating i-uninstall. So yun, kung hindi big deal sa'yo yung mga cons na nakita natin dito, at mas angat sa'yo yung mga pros, magiging magandang phone to para sa'yo. Timbangin mo na lang at let me know sa comments kung anong tingin nyo dito. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Para sa review ko ng Xiaomi 13T Pro, click mo lang to. At kung naghahanap ka naman ng sulit na tablet, click mo lang to.